will exceed and fire. Today's video, ibabahagi namin sa inyo ang problema namin sa kuryente at ang mga naging solusyon namin. From 3,000 pesos to 11,000 pesos ngayong taon ang aming bill sa kuryente. Let's go! Base sa aming experience from January 2022 hanggang ngayon, September 2022, ang bill namin last January ay 2,900, February ay 4,200, nag-March 5,300, April 6,400, May 7,700, June 7,392, and July 8,187, and August 11,000 plus. Base sa aming experience, ito ang aming mga hakbang para masolusyon lang ang aming problema. First, dinidiscourage namin na i-post nyo sa social media ang bill nyo sa kuryente, problema nyo, kasi wala naman siyang magagawa. Walang magagawa ang social media. Kayo din mismo ang sasagot sa problema nyo. Pangalawa, i-check o i-compare ang resibo. Kasi ang kilowatt per hour ay nagbabago ang presyo. Dati 11 pesos, nag-12. Ngayon, dito sa Camarines North is 16 pesos. So, tingnan din natin ang nakukonsume natin na kilowatt sa isang buwan or per month. Kung patuloy pa din tumataas na nagtitipid na kayo, so, kayo mag-a-adjust. Katulad ng ginawa namin, patuloy na tumataas ang bill namin sa kuryente. Kami ang nag-adjust. Nagbawas kami ng paggamit ng electric heater. Imbis na sa pag-ampang kape namin electric heater, gas stove na ang gamit namin. Ganun din sa rice cooker. Sasaing na lang din sa gas stove. Pero na lang kung may emergency or may madalian or busy, kailangan namin mag-rice cooker. Nagbawas din kami ng bukas ng ilaw. Hindi na kami gumagamit ng aircon. Ang refrigerator ay ino-off na namin pag 12 midnight. Open na lang ulit pag umaga para hindi magsira ang pagkain. Kaya lang, base sa aming obserbasyon, pataas pa rin siya ng pataas ang bill namin from January. Naintindihan namin na noong February ay tumaas talaga kasi may gera nun sa Ukraine. Ginigera sila ng Russia, nagmahal ang diesel. So, yung bigla namin na presyong 4,200 galing sa 2,900 is okay lang. So, nag 5,000 sa 6,000, 7,000. Doon na kami nakaisip na magtipid. Kasi kami na mag-a-adjust, wala naman can't afford man kaming magbayad nung ganung kalaki. Kasi halos commercial establishment na ang mag-consume ng ganon kalaki. So kami ay nag-adjust, pero tumataas pa din siya. Sabi namin may problema. So, ang next step namin, naglinis kami ng appliances namin, chinek kung may sunog, nag-less kami ng gamit ng water pump. From then on, pa-check na kami sa electric company namin. Nag-request kami ng meter test. So, 112 pesos lang ang pa-meter test dito sa Camarines Norte. So, ang result niya, okay naman ang metro. Accurate naman ang metro namin base dito sa report. So, clear ng problema. Bakit ganun? Doon na kami nag-self-test. Pagka dahil patuloy pa rin tumataas ang kuryente, nag-self-test kami.
Sinek ko ang linya ng kuryente simula dito sa bahay papunta sa poste, sa metro. At nag-try din ako na i-off ang main switch sa bahay at tingnan ang metro kung umaandar. 12762.6. Yan, yan ang ano namin na metro. 704.11030. Patay ang ano sa bahay, patay ang kuryente ah. Kanina 0.5 yan. Ibig sabihin gumagana pero patay ang ano sa bahay. Titingnan natin mamaya kung gagana pa yan. Oh, August 7. Kanina 12.75 yan. 72.5 o ngayon nakapatay sa bahay. Ayun na nga, check nyo yun, napakahalaga nun. Kung umaandar, ibig sabihin may nagkukonsume. So ang prospect ko talaga nun, may jumper. Pero kung susugin ang linya, wala namang naka-jumper, wala namang naka-top. So, tinawag namin ang attention ng lineman na bakit ganun, naka-off sa main switch, umaandar ang metro. At base sa kanilang report, nagkaroon ng pole metering. Ang mga metro ay nilipat nila sa isang poste. May program silang ganun na last February pa, nasabay naman dun sa gera yung program nila. And na found out namin na nagkaroon ng switching. At napakaswerte namin na ang nakapalitan ng metro namin na nakasaksak na line ay isang malaking bahay. So, ganun pala. At nung nalaman namin ang ganun at lineman, gumawa sila ng report, pinalo up namin sa electric company. So, na may switching. At ang sabi naman ng opisina, very accommodating naman sila na magkakaroon sila ng computation, recomputation ng excess na binayad namin. At ang sasagot nun is yung nakapalitan namin. So, sa computation, ipapakita ko sa inyo yung naging nabayaran namin at nabayaran nila, yung na-consume namin at na-consume nila, kinumpare at nag-total siya na sumobra kami ng bayad. So, i-offset for the month of September and October. Sa September, nagbayad na lang kami ng 10 pesos para sa open ng account lang. So ngayon, may balance pa kami na almost 8,000 na i-consume namin. Hindi kami magbabayad. Base pala dun sa computation or dun sa recomputation ng electric company, yung pagtitipid pala namin, akala namin, bakit may grounded na, nagtitipid na nga kami, ang laki pa din ng bill namin. Dun sa recomputation, nalaman namin na effective pala na hindi ka na mag-aircon, bawas ka ng ilaw, ng electric heater, rice cooker, saka itong sa refrigerator, nag-less kami ng gamit. So, effective pala kasi napansin namin na 1.7 pala ang naging bill namin for almost 2 months. So, ang realization namin dun sa nangyari, unang-unang nga, huwag natin i-post sa social media kasi hindi naman nga makakatulong. Pag may sagot na, maaari siguro, or yung mga gantong content na makakatulong sa atin, yun ang i-post natin. Pangalawa, mahirap kitain ng pera para lang nagtatrabaho ka, tapos ipambabayad mo lang pala sa kuryente mo. O paano na yung ibang konsumo? So, ang lesson sa amin, magtipid din sa paggamit ng kuryente pag walang gumagamit ng ilaw, patayin, ng electric pan, ganun.
At malaking bagay din sa savings ng pamilyang Pilipino na maliit ang binabayaran sa kuryente. Kahit pa nasasabay nga sa gera, sa wala mang gera o may gera, dapat tayong magtipid. So kung nagulat kayo sa bill nyo or may nakikita kayo na pagbabago o kakaiba, maaari nyo din gawin yung ginawa namin. So sana itong video na ito ay makatulong sa inyo, sa iba. Please like, share. At kung sa tingin nyo nakakatulong ang channel namin, pa-subscribe na rin po. Yun lang po. God bless. Sana nakatulong itong video na ito. Thank you for watching. Bye-bye!